Ayan na mga brother, we will now move forward sa ating draft picks. Tingnan natin kung paano lalaroin to ng both teams. Dahil alam ko, alam nila ang galawan ng isa't isa, mga brother. Kabisado na nila yan. So ako, mahirap para mag-predict kasi alam nila eh. So kung may binan silang hero na hindi ko alam ba't nila binan, ayun na yun. Hindi pa brother Nico Makasa, shoutout sa'yo, meron pang laban to. May dalawang laban pa tayo sa lower bracket, mga brother. Claim carry hawk, watch putang ina. Kari lang bigyan kita pero walang hawk watch me. So first ban coming from the side of King Lang Cute sa Gapo, silang first pick would be the Kufra. Now second pick dito, second ban ito will come from the second team, second pick team natin ay would the IMBA ZAMBALES din natin. I'm guessing mag-open sila dito ng mga hero kasi alam naman nila kung paano counterin ng isa't isa. So I won't judge kung ma-open ang Claude, ma-open ang Ling. So now, second ba natin would be the Esmeralda. Alam ni Supremo na kaya din naman gumamit ang Esmeralda ng team. King lang sa Gapo. So they won't gamble with the Esmeralda, mga brother. Dahil alam natin ang potential ng isang Esmeralda, lalo na mid-game. Now, second ban would be the PNK on the side of King Lang Cute sa Gapo. So they want, it's either Ling or magbibigayan sila, it's either Claude and Ling. Ito gusto ko mga brother, Claude and Ling. Tignan natin sinong mas magwawagi doon. Pero early game siya, pares malakas yun. Early, mid game will go to the Ling mga brother. Pero late game will go to the Claude, masakit. Pero depende kung paano nila i-execute ang plan nila. So I'm guessing may ma-open doon. It's either Ling or it's either Claude or pares i-open. Then magpa-prioritize muna ng ibang hero. Let's say, i-support Kaja. Diba? Yan ang sinasabi ko mga brother. So we still have Kaja. It can counter both heroes mga brother. So they very aggressive pick. They went for the Claude mga brother, and the top one ZAMBALES Claude to si brother Kisi mga brother. So you cannot downplay his Claude gameplay. So we still have Kaja. Still have the Atlas. Ayan na, pinick na yung Atlas. Hisoka's comfort tank mga brother. We have Atlas here. Lahat ng laban nila may Atlas. Then we still have offlaners open pa mga brother. We still have Uranus, Masha, Johead available din mga brother. Tignan natin si PP Kaja, so they will secure Kaja mga brother. Maganda yan kasi it can cancel out the Blazing Duet coming from the Claude. So malaking threat yan against the Claude, against the team camp of King Lang Cute sa Gapo. So we have a sustained side lane that will come from the Uranus. Check next pick nila, pwede pang offlaner. X-Borg, pwede itong support or pwede ring offlane, mga brother. Depende, tingnan natin kung anong mga next pick na gagawin dito sa draft picks na susunod para sa King Lang Cute sa Gapo. Now, we still have fighters open. Pwede nilang kunin si Johead para hindi, ma-avoid na makuha pa. And we still have marami pa open. Kimi, Lance, Johead, Tams. For Dre, si Dre is a good Tamos user, so baka Tamos ang kunin dito ng team. Team ba ZAMBALES? Yes, Tamos. They went for the Tamos. Ayun na nila mabat yung Tamos mga brother. So, wala pang tank dito ang kabilang side. And open pa si Hylos and then Grak for the side of the King Lang Cute sa Gapo. And wala pang support. Valir, open pa mga brother. Farsa is also a good support. So, mapamili dyan ang King Lang Cute sa Gapo. Sila Kisi, mapamili ng support dyan mga brother. Whereas, dito naman sa team ng IMBA ZAMBALES, meron na silang support tank and one offlaner. Tingnan natin kasi alam ko, sa lahat ng laban ng IMBA ZAMBALES, 1-2-2 ang setup lagi nila. So, ganun. Tingnan natin kung paano nila gagawin to. So, they went for the ban Angela. Good pick, good ban din. Kasi alam natin nila ang Angelo dito na combo ni brother Kisi. Together with ayun kung sino magsusupport. Si Liam ang mostly nagsusupport dito eh. Tingnan natin. Paramdaman lang ito mga brother. Keep on sharing the live. Alam nyo na yan. Shoutout sa 50,000 viewers mga brother. Gago kala ko si Alden ng putang tarantado. Shoutout sa brother Cyrus Balion. What's up brother? Love you man. Lip bite. Yan, lip bite. So nakita nila masyadong malakas ang potential na potential ng game ng Bruno and malakas mag Bruno si Brent. They denied the Bruno. Now they are going for the Harit for the team. IMBA ZAMBALES. Maganda ang sustain na yan, mga brother, together with the Tamos. Na 1-2-2 pa rin sila tingin ko. Oh! Diggy! Tingnan natin ha. First time ko makikita si Diggy ulit. Kasi tagal na. Pero Valier is a good
on the side of Kinglang Queen sa Gapo. It's either Valier or Farsa. Maraming maganda dyan. Pero against a Harit, maganda mag-Valier. Para sa akin, ha. And Hylos, a sustained tank. So ito, makikita mo, ito yung tinatawag natin todo funnel talaga. So, this is a todo funnel dahil lahat na kaya mag-sustain. Uranus, X-Borg, then we have the Hylos, plus a support damage on the backlane that will come from Max, which will be the Valier. So, we have, again, this is a 1-2-2 setup, mga brother. So, they went for the carry, para late game, potential, delicado, parehas. We have the Harit sustained, the Tamo sustain, and then the damage from the carry will be deadly on the late game. Pero ang tanong, papupuntahin ba ng late game? Pero tingin ko papupuntahin na ng late game, mid to late game, dahil una sa lahat, Claude is an item independent hero. But the threat from Kaja, since hindi ata magpupurify, hindi magpupurify dito si Claude, the threat from Kaja and Hisoka using the Atlas, delikado mga brother. So yan na, we will now go to the loading screen mga brother. Let me introduce both teams. So we have here for the red side, Team Kinglang Cute sa Gapo, Miss Kissy using the Claude, Kurt for the Uranus, Max for the Valier, Liam for the X-Borg, and King Cutie Forever for the Hylos. Whereas dito sa team ng IMBA Zambales, we have Sean for the Kaja, Dre for the Thamus, Hisoka for the Atlas, and then Brent for the Carry, and then Supremo for the Harit. So Jungle Emblem Veteran Hunter dito si Brother Claude. So, this is interesting kasi although meron kang crowd control that will come from tank and support, which are the Atlas and the Kaja, hindi siya natakot mga brother. Now, we will now move forward dito sa ating in-game. Hindi pa pala mga brother. Now, we will go to the land of LOL mga brother. Ito na. I'm guessing, mga brother, high IQ gameplay will come from both teams. And I know first phase dito will be buff taking muna on that side of Kissy. Whereas ito rin, check lang sila, baka kasi may mag-invade dahil si Kurt malakas ang invade potential. So they will be aggressive, they will play aggressive mga brother since sakaretry naman dito si Kissy. Pero grabe rin yung damage, Vengeance being popped out, Hisoka being aggressive mga brother. Hylos na ipit sa gitna, King Cutie Forever ang nag-Hylos dito mga brother. Whereas dito Brent and Sean doing their thing mga brother, since this is a 1-2-2 setup, walang problema. Supremo is hiding mga brother, he will try to go, alam niyang i-invade siya mga brother. So alam niyang i-invade siya, kaya ang ginawa niya is nag-push na lang siya, pero ito ang layo nga naman mga brother. Ang ganda lang, nice steal coming from Supremo, kahit na invade sila mga brother, nakuha pa rin, tinipid ni Brother Kissy, not knowing na nandun lang sa brush si Brother Supremo. So now we have here, yung blue is still safe sa ating team, Kinglang Cute sa Gapo. Whereas ito si Brother Sean, trying to check brushes mga brother, Max trying to help out Brother Kissy, Hisoka now will try to be aggressive against the team, Kinglang Cute sa Gapo, pero may retrian mga brother, masasayang lang Sean trying to get out of the mess mga brother. Pero si brother backup ni Brother Brent, Max is now delicate mga brother. Brent taking out the Valier, good shit mga brother. Early pick off coming from the team IMBA Zambales, masyadong malalim at kala hindi niya inasahan na si Kari ay nandoon mga brother. Now Kari ha, Kari is ang emblem ni Kari is bounty hunter, so may dagdag gold na yung mga brother. So Kari will now is now here trying to take the crab, being aggressive dito nga, pero naka veteran hunter dito ang team, ang si Brother Kissy. So Supremo medyo pulado, Hisoka medyo delikado, flicker out just to get out of the mess mga brother. Kissy trying to go back to the farm. Kissy is knows what he will prioritize and do, so he will just farm. Whereas ito sa Liam sa top lane is being aggravated by Brent and Sean. Brent and Sean low HP na si Brother Liam. Liam will be taken out by Brother Sean. Hindi niya na palalagpasin kahit nakuha niya yung kill. Gusto niya sana ibigay yung kill kay Kari, pero ayaw niya na baka makatakas pa. So as much as possible, they need the kill. Kahit nakapunta na kaya, at least may map control, ay may lane control sila doon mga brother. Supremo being aggressive, popping out his ulti mga brother. Kissy trying to back out, Hisoka trying to be aggressive too, pero hindi na lang mga brother, hindi na lang take. Blazing Duet will be popped out just to clear the minion wave going to the top lane, pero nandito si Brother Sean, masama ang balak. First kill coming from Brother Sean, pero na-stun ni Brother King Cutie Forever. Flicker out, Brent now backing up Brother Sean, King Cutie Forever just boxing out, pero makakataka si Brother Claude. Nice one, nice gameplay coming from team
IMBA Zambales, makikita mo kung ano ang mas superior, mga brother. Is it the 131 laning or is it the 122 laning, mga brother? So ayan, maganda ang pinapakita ng both teams, pero still the funnel is Claude. So Claude is the threat against IMBA Zambales. So tingnan natin, mga brother. Claude will just go to the blue buff, mga brother. Whereas ito si brother Sean, level 4 na. Delikado to. Pero wala yung flicker, mga brother. Max, medyo delikado dito. Mapapasama ata to. Pag nahatak ito, patay ito, mga brother. Casey, trying to poke out. Pero ang ganda ng pop-up na ulti dito. Coming from Atlas. Wait and links. Norma ta coming from Bet. Pero Blazing Duet, walang damage. Supremo trying to go for the only dash, mga brother. Ang ganda ng hatak doon coming from the Kaja. Liam nag-dive din, pero napasama pa nga ata, mga brother. Pero shutdown, ang ganda, na-shutdown doon ang ating carry with the help of brother flanking the carry, mga brother. Ang ganda doon, at least may trade na core, pero dalawa ang core na meron dito. Pero ito sa top lane, mga brother. Dre taking out Liam, pero nagkaroon pa ng piraga armor, pero alam ni Dre kaya niya to. Dre taking out the X-Borg, mga brother. Nice move coming from Dre. Lamang tuloy sa kills ang ating team IMBA Zambales with 6 kills versus the 2 kills coming from the side of King lang cute sa Gapo. Pero ito, ititignan nila ang bottom lane. Merong SS to, wala. Tinakot niya lang ang Uranus just to be free para sa pagkuha ng ating crab, mga brother. Pero ito, na-reset pa ngayong crab, naging problema pa. Ayaw niyang gasusin ang kanyang retry, mga brother. Dahil unang sa lahat, tinitignan nila ang turtle. So ito, Max trying to poke with his first kill, mga brother. Pero hindi na ito matitake. Okay na yon, mga brother. Pero top lane is stagnant, mga brother. Dahil they can just clear both ways. Pero lamang na lamang si Dre, lalo na sa pinapakita niya. At na-take niya pa kanina ang export. So, wala pa, mamaya pa tayo magkakalaman, brother. Pero so far, maganda ang pinapakita ng both teams. Let's see where Hisuka is at. Ito, mga brother. Mamba out lang din si brother Hisuka. Pero wala mangyayari dyan. Skill after skill. Pero ito, nag-check out si Sean. Trying to poke out the brother Kurt. They are trying to be aggressive against the bottom lane and take the bottom lane turret, mga brother. They need to take control. They want an early... Pero grabe yung Divine Judgment, mga brother. Ang ganda ng hatak doon. Masyadi ata yung expect doon na iti-take siya. I-divine judgment siya doon, mga brother. Pero Uranus is down with the help of Sean and a normal attack. Free hit coming from brother Brent. Pero may namatay din naman doon, brother, si brother Dre na pick up din. So that is a 1-for-1 trade. Pero ito, Supremo trying to kill brother Max. Max is down, mga brother. Masyado malalim. Ang sakit nga nun. Pero ito, Blazing Duet, nararamdaman ni brother Supremo. Normal attack coming from Kisu. Pero ang ganda ng Fatal Links coming from Isuka. Sinacrifice siya sarili niya just for Supremo to get out. Pero hindi ata. Hindi naging worth it dahil Kisi has 10 stacks out of Tiberi, kaya kaya niya habulin ang ating harit, mga brother. Pero now Brent is still alive. Yun, okay din yun, mga brother. Casey will now try to take the mid lane, pero hindi na lang, he will not gamble that move, mga brother, dahil una sa lahat huwag na natin bigyan ng kill ang Claude, dahil top lane. Tingnan natin, mga brother, na take na rin. Tingnan natin ng farm, mga brother. 4-8 farm for the Claude. May veteran hunter na yan, pero you can see how optimal carry is, mga brother. 5-1 farm, diba? 5-1 farm, pero kasi 5-1-1 yan, plus naka-bounty hunter siya, pero Hisuka on the brushes, trying to back out, mga brother. Wala, nahihirapan sila dito, hindi niya basa-basa mag-poke out, pero ang threat coming from the Kaja, delikado yan, dahil naka-retry lang ang ating Claude dito. So, one wrong, isang maling mistake, tapos ka dyan, patay ang panel, mga brother. Kisi now here trying to check, pero nakita niya na gumalaw ang neutral sa ibang way, so alam niya na. Pero ito si Hisuka, pero ang ganda na searing torrent doon. May papapasok bang Fatal Links? Glorious pathway coming from Hylos to get out, pero patay pa rin siya, mga brother. Drake killing the Valir, pero ang ganda na Fatal Links coming from Hisuka, mga brother. Dead ang ating Claude, mga brother. Ang ating Fatal patay, pero si Kurt chinichase Liam trying to sustain the lane, pero hindi na rin, mga brother. Matitake na itong mid lane, ibibigay na to Brent. 4 man in the middle lane, mga brother. Alam nila wala nang carry, so dire-diretso na sila dito. Alam nila hindi na rin threat si brother Liam. All he has is the immortality, mga brother. Now Hisuka medyo delikado pa ata. Ito, early objective rin, 7 and 30 seconds in, mga brother. Lamang na sa map control ang ating team IMBA Zambales. Dre being aggressive against Kurt, pero masyadong na-dive niya ata. Tingnan natin brother Kurt trying to fight back, pero wala na lang. TP out na rin si brother Kaja. Nice move from both teams, pero lamang sa nangyari na yon ang team IMBA Zambales, mga brother. Medyo di nila in-expect yung pagpasok kasi ni brother Claude, ni brother Kisi, activate bigla ang Fatal Links. Pero titignan natin brother Kisi trying to gank, pero maganda dito si brother Sean.
has brushes dito. Checking out the brushes, pero alam nila na Brother Max, mapapasama ata itong mga brother. Hindi na lang, nagbambaut na si Claude, alam niya na may potential pick off doon na baka mayroong backup doon. Dahil si Sean, one divine judgment, tapos ka doon, si Sakaretrika. King Cutie Forever, trying to poke, trying to check the brushes, pero ito si Hisuka. Very aggressive, patay! Ang ating Hyrus mga brother, grabe na yung normal na meron ng ating carry mga brother coming from Brent. Pero ito si Casey on the backline, pero yan ang sinasabi ko sa iyo na divine judgment coming from brother Liam. Divine judgment at its best mga brother, ang ganda ng pasok doon. Reserve the reserve and divine judgment only for Claude mga brother, hindi basta-basta. Alam niya pag magka-clash, doon lang, para doon lang. Pero ito yung fatal leak sa tinatawag natin mga brother. Max down mga brother Liam on the verge of death, pero may immortality, pero meron pang Firaga armor yan, tatagal pa yan, pero last insanity just to get out of the clash mga brother. Mamamatay ata din. Hindi na mga brother. Ito na. Sinasamantala na nila yung nangyayari. Ito ang sinasabi kong gameplay na meron ng ating team IMBA Zambales. Pag may pagkakataon, pagpatay ang core, pag hindi nila alam nila, hindi nila kaya mag-depth ng kalaban, hindi na kaya mag-depth ng kalaban, tuloy-tuloy lang ang push. So nabalik tayo sa dati. Pero guys, I won't downplay Claude. Claude is very deadly pagdating sa late game. With a 6-2 farm, going for this is going for an golden staff. Then I'm guessing next doon yung I'm hoping end this battle versus a carry 7-9 farm 8k carry mga brother, grabe na, ang sakit na rin ito. Pero now they are taking the Lord, hindi na lang siguro i-challenge. Kung ako kay Kisi, wag niya na i-challenge yan, antayin niya na lang since that is a level 1 Lord, wag na lang mga brother. Pero si Isu, katignan natin, Sean is now trying to check kung meron pa siyang pwedeng hatakin. Max muntik na, actually muntik na si Max doon mga brother. Now they will just control the lanes and will wait for the Lord. Top lane should be controlled mga brother, should be pushed para ma-clear ang top lane plus the bottom lane. So now item check tayo again mga brother. Let's see kung nasa si Hisuka. Hisuka now will go for the fleeting time kahit may dominance eyes na siya, diba, versus the Claude. And nakita mo si Kari mga brother, Thunderbelt ang next niya para meron siyang armor plus the slow coming from the passive of the Thunderbelt. Whereas ito, naka-Holy Crystal, concentrated energy and the sight coming from the Harry. Pero ito, last insanity being popped up by Liam brother just to clear the Lord. Pero hindi, Lord's pathway being activated. Activated din si Brother Supremo sa ulti niya. Tingnan natin, Hisuka, wala pa nahuhuli. Pero ito, may flicker, Fatal Leaks, activated mga brother! Down! Brent is being aggressive with a free hit mga brother on the back lanes. Liam, down ata si Brother Sean, mamamatay, patay si Brother Sean. SS coming from Broad, pero si Casey Delicato, patay siya kay Brother Brent. Now, focus tower na lang. Game 1 will go to the side of Team IMBA Zambales. Good game, well played for the team. King lang pinsa ka po, pero grabe mga brother. Walang sinasayang na movement dito ang Team IMBA Zambales. If they see an opportunity coming from the an opportunity na nagkamali ang team dito at alam nila mapupush sila at tatapusin nila, they will go for the kill mga brother. Ganon kaganda ang ginawang performance at ang gandang strategy coming from the 1-2-2 gameplay from Team IMBA Zambales. Grabe! Grabe! Mga brother, good game, well played yun, man. Ang ganda. 10 minutes, ito na yung pinamatagal na laban nila. Good game.